Magandang araw sa inyo mga kasapot. Ngayon ay hindi ako maglo-long ride. Bali, mag-food trip lang kami ni Owen, ng best friend ko. At susubukan natin ang 10 mga masasarap na pagkain dito sa San Pedro, Laguna. Shoutout sa mga taga San Pedro, Laguna. So gagawin natin ngayon ang vlog na hindi pa nagagawa ng mga taga San Pedro. Ang mag-food trip sa mga sikat na kainan dito sa San Pedro, Laguna. So masaya to kasi una sa lahat di pa kami nananghalian ni Owen. Kaya mapapalaban kami ng kain ngayon. Tingnan natin kung anong lasa ng mga sikat na pagkain. Bakit sila sumikat ng gano'n? Kasi bata pa lang ako, medyo putok na yung mga kainan na yun eh. Unfortunately, hindi ko pa nakakainan. Ilan lang dun. Kaya malalaman natin. Hey yo, what's up mga kasapot? Yes, syempre, kitang-kita nyo naman kung nasan ako ngayon. Nandito tayo sa San Pedro, Laguna para ipakita ako sa inyo ang 10 pinakasikat na mga kainan sa lugar nito. Kaya naman, tara, samahan ninyo ako mga kasapot, sabutan na! Hey yo, what's up mga kasapot? Nandito tayo ngayon sa Ting Kwa Kwa. Dito matatagpuan ang authentic na mga pansit at saka yung mga rice meals nila. Ayon din sa survey natin, isa to sa mga pinakamaraming nagsuggest na kainan at puntahan natin. Ito ay matatagpuan dito sa Alex Building, Barangay Poblacion, National Highway, San Pedro, Laguna. Susubukan natin ngayon yung lechon kawali ng Ting Kwa Kwa. So tara, order tayo. Ang Ting Kwa Kwa ay tinatag noong 1985 ng may-ari na nagngangalang Elliot Ngo na tubong San Pedro, Laguna. Ang Ting Kwa Kwa ay kilala sa kanilang mga sikat na pansit at mga rice toppings na talagang pumatok sa panglasang Pilipino at lalong-lalo na ng mga taga San Pedro, Laguna. Alright mga kasapot, so eto na, testing natin yung kanilang sikat na lechon kawali. So tara, subukan natin ito. Papartneran ng special sweet and sour sauce nila. Crunchy yung lechon kawali. Tapos, best partner rin yan ng special iced tea nila. Hindi ko alam yung bato eh, pero testing natin. Iced tea na parang maasim, hindi maintindihan. Ang All Years ay itinayo noong 2013 dito sa Mabini Street, Barangay Poblacion, San Pedro, Laguna. Ito ay pagmamay-ari ni June Bergantinos at nakilala sa kanilang sikat na special lomi na merong lechong kawali at talaga namang pumatok sa panlasang Pilipino, lalong-lalo na sa mga taga San Pedro, Laguna. Ito yung lomi.
sa lumi ng all beers, tapos special pork silo, tapos extra sabaw ng lumi, special chili, calamansi, tapos at mga sapot, testing na natin ito bilang sikat na lumi na all beers dito sa San Pedro Laguna. So eto na mga sapot, testing na natin itong lumi na all beers. Hindi ko alam kung paano kumain ito eh, pero yung walang kahit anong ilalagay, testing natin. Ba, malasa. Ang kulang dito siguro, pang paanghang tsaka kalamansi. Tapos kalamansi. Try natin itong laman. Ito. Wow! Sarap ah. Panalo, malilang nang... Well, ito, basic naman to eh. Pork silog. May breadings lang yung pork nila dito. Tara, tamahin nyo, tamahin. Malinam lang siya. Saka crunchy yung kanyang mga pork. Lechon kawali, nakalagay. Alright mga kasapot, andito naman tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na tapsilugan sa San Pedro, Laguna. Ang pangalan ng business nila ay Budbud, at according sa ating survey na ginawa sa Facebook, isa ito sa mas marami at pinakamaraming nagsabi na puntahan ko daw at subukan ang tapsilog nila dito. So sabay-sabay natin tong subukan, tara pasok tayo. Subukan natin yung tapsilog nila Mami Marilyn. Yan. Alam niyo, bata pa lang ako, naririnig ko na itong Budbud. Kasi yung simbahan natin malapit lang dito. Yung mga matanda nating kasama sa simbahan, ito yung pinaka-hideout nila. Actually, first time ko lang makakain dito sa tagal-tagal ng panahon na dito sa San Pedro. Kaya malalaman natin ang sikat na tapsilog kung anong lasa. Ang Budbud ay itinayo 20 years ago ng may-aring nagngangalang Marilyn Herodias Adele. Ang Budbud ay nanggaling sa salitang Ingles na toppings. May iba't iba silang mga tinda gaya halimbawa ng Budbud Tapa, Pork Chop, Lechon Kawali at marami pang iba. Ito ay matatagpuan sa Cataques 1, Barangay Poblacion, San Pedro, Laguna. Eto na guys, ang pinakinaantay natin, ang Budbud Tapa, ang pinakasikat na rice toppings dito sa San Pedro, Laguna. So, tingnan ninyo. Eto yung mabibili ninyo sa halagang 90 pesos. Wow! So, 90 pesos, meron siyang mga toppings na kamatis, merong tapa, of course, at yung fried egg, yung sunny side of egg. Tapos, yung rice nila, ito, fried rice, ayan. Ayun, yung basic na rice toppings. Pero, ang pinaka ano dito, trademark, of course yung lasa. Tingnan natin. Kaya pala, malambot yung tapa. Kaya pala kilala to. Sarap. Lalo pang pinartneran yun ng suka. So once again guys, kung may time kayo mag-visit sa San Pedro, Laguna, ito ay matatagpuan sa Barangay Poblacion, Cataques 1, San Pedro, Laguna. Dito sa tabi ng plaza ng San Pedro, Laguna. Ito ay 18 years nang nandito at talaga naman from the word itself, tapsilugan, kilalang-kila yung kanilang beef steak. Yung kanilang tapsilog, syempre. Pero ang sabi nila, ang pinaka
bestseller daw dito ay yung pork chop at yun yung i-orderin natin. As well as yung kanilang boto. So subukan natin ano. Tara. Ang Myron Stop si Lugan ni Pagmamayari ni Rosalina Pulon. Ito ay 18 years nang naghahain ng masasarap na lugaw, arroz caldo, tapsilog at iba pa sa mamamayan ng San Pedro. Ito ay located sa tabi ng plaza ng San Pedro, Laguna. Panalo. Ito yung best seller nila na boto. Tsaka yung chicken arroz caldo. Yun! Wow! De, pero tama to. Ang titikman ko dito ay yung boto. Dito na guys yung order natin. Order tayo ng boto. Ito daw yung best seller ng Myron. As well as yung kanilang pork chop na pork silogan. Susubukan natin ito ngayon. Malalaman natin kung bakit ito yung kanilang best seller. So una natin titikman ito. Ano po bang pwede i-partner dito? Meron ba kayong lumpia? Ayan. Order ako na lumpia. Wow! Bongga! Parami ka. Dapat ba? Nangalo nga ito. Babaw. Tinesting naman natin itong arroz caldo nila. Ito naman yung special arroz caldo nila. Sabi na namin libre nito. Pero siyempre magbabayad tayo. Kasi ang goal natin ay kumita sila ngayon. Ito yung special kasi meron yung arroz caldo nila, may chicken talaga na malalaki. Ayan. Diba? Dami. Alright! Magandang araw pa rin sa inyong lahat, ano? So, nandito pa rin tayo ngayon sa San Pedro, of course, para naman i-feature ang isa sa pinaka-kilala at sikat at sarap na ihaw-ihaw dito
sa San Pedro, Laguna. Samahan ninyo akong tikman ang mga special na barbecue at mga isaw at kung ano-ano pang mga tinda ng Mama Joyce Ihaw Ihaw. Ito ay matatagpuan sa Block 3, Lot 5, Olivares compound sa likod ng munisipyo ng San Pedro, Laguna para mas madaling maalala. Tingnan natin at tikman natin ang mga special nilang tinda, lalong-lalo na yung barbecue na lagi ko ring ino-order kapag may events kami. So tara, magpaluto tayo. Ang Mama Joyce Ihaw Ihaw ay itinayo at nagsimula noong year 2000 dito sa San Pedro, Laguna. Sikat ang Mama Joyce Ihaw Ihaw sa kanilang mga laman-loob, isaw, balon-balunan, adidas, dugo at sa kanilang kilalang barbecue na talaga namang pinipilahan. Nagumpisa ang Mama Joyce Ihaw Ihaw na nakapwesto sa tapat ng McDonald's sa San Pedro Highway at ngayon ay nagkaroon na sila ng sarili nilang pwesto dito sa likod ng bagong munisipyo ng San Pedro, Laguna. So tara, sabay-sabay natin tikman ang pambato ng Mama Joyce Ihaw Ihaw. So ito na guys, ano, luto na ang ating kinikraven na inihaw dito sa San Pedro, Laguna. Once again, ito ay matatagpuan sa likod ng bagong munisipyo ng San Pedro, Laguna. At ang address nito ay flash natin sa screen. Ito at ang kanilang Facebook page at contact number ay nandito. Ito naman yan. So for your orders and inquiries, you can reach itong Facebook page na to at look for Arwin Peneta. Pakita mo yung malaking mukha ni Arwin. So testing natin yung kanilang pinagmamalaking isaw muna, nababad sa suka. Panalo, isaw pa lang para kumakain ako ng baboy. Ano yun? Malasa. Malinamnam. Alam mong malinis. Ganun diba pagka yung isaw eh malinamnam. Alam mo talagang sagad to the bones ang kanilang ano, preparation. Guys, tingnan mo natin ngayon yung barbecue nila. Malasa. Wow! The best, lagay natin ang simula. Sarap, malambot yung laman, tapos yung nanunuot yung lasa. Alam mong matagal siyang binabad sa, o matagal siyang minarinate. Mga, ang balita ko, ando, 13 years daw ito minarinate. Ano ko, wala. 13 years ba ito minarinate? Oo, ando. Isang araw siyang minarinate, kaya lasang-lasa mo yung ano niya, laman. Once again, kung gusto nyo ng barbecue, huwag nyong kalimutang mag-order dito sa Mama Joyce Ihaw Ihaw sa kanilang Facebook page at sa kanilang contact number. Look for Arwin Peneta. Tara, kaya tayo. Ang Bonnets Lugawan ay around 20 years old na nakatayo dito sa tabi ng San Pedro Plaza at ito ay pagmamay-ari ni Corazon Pulon Heralin at sikat na sikat dito ang lugaw, arroz caldo at tipikal na pinaparisan ng tokwat baboy at lumpia. So tara, samahan ninyo kung kainin natin ito. Ito yung pinakasikat na arroz caldo dito sa Bonnets Lugawan. Okay, tinanong ko kasi si ate, anong mas masarap yung lugaw o yung arroz caldo? So sabi niya, mas okay daw yung arroz caldo. Okay, tara, samahan ninyo ang tikman yung special arroz caldo ni ate, Ate Bonnets. Basically, meron siyang mga krenak na chicharon, tapos may laman loob, may dugo, at meron, of course, meron itlog. Umpisa natin kainin yung dugo. May laman loob. May tuwalya. Tuwalya ba ito, te? May sabon. May tuwalya. Charot. Wala ta. Kahit wala pang kahit anong nilalagay. Okay to. Malinamnam. Magkano po yun sa amin? 14,000. Ang mahal naman dito. So shout out kay ate.
naka-discount daw tayo ng 5 piso. No, thank you, ate. Shout out sa pamunuan ng bonnets na magbabait at malilinis mag-prepare ang inyong mga san, ano, mga sundalo dito sa bonnets lugar. Ate, bayad po. Guruin nyo yun guys, naka-discount tayo ng 3 pesos. Yes! Thank you sa discount ha. Ang Toby's Yummy Shawarma ay 14 years na nag-ooperate dito sa May San Antonio, San Pedro, Laguna. Ang typical nilang serving ay 60 pesos para sa regular at typical na shawarma at 90 pesos naman para sa special. Ang Toby's Yummy Shawarma ay meron ng 2 branches. Merong isa sa San Antonio, which is 14 years nang nandito, at meron namang isa sa Laram, San Pedro, Laguna. Ito na guys, ang isa sa pinakasikat na pagkain dito sa San Pedro, Laguna. Tikman natin. Kaya pala. Masarap. Huling-huling panlasa ng mga kabataan niya. Kasi matamis, tapos malambot yung beef. At saka yung pita, malambot din. Once again, bisitahin nyo tong Toby's Yummy Shawarma dito sa San Antonio, San Pedro, Laguna. Jessica Building along Mabini Street dito sa May San Antonio, San Pedro, Laguna. Puntahanin nyo to at subukan ang Toby's Yummy Shawarma. What's up mga kasapot? Andito naman tayo ngayon sa isa sa pinakamatandang bake shop dito sa San Pedro, Laguna. At ito ang Alvarez Bake Shop. Ayan. So, subukan natin ang mga pinakasikat nilang mga tinapay sa lugar na ito, ano? Dahil isa to sa mga kilala pagdating sa pastries, sa cake, at marami pang iba. So, tara, subukan natin. Ang Alvarez Bake Shop ay isa sa pinakamatatandang bake shop dito sa San Pedro, Laguna. Ito ay tinatag ng mag-asawang si Francisca at Eduardo Sarmiento noong 1978. Ito ay patuloy na namamayagpag sa pagbibigay ng masasarap na mga tinapay mula noon hanggang ngayon na talaga naman pumatok sa panlasang Pilipino. Ito ay nakakarating kung saan-saan lupalop ng Pilipinas at kahit sa ibang bansa. What's up mga kasapot? Ito na yung mga masasarap na mga tinapay ng Alvarez Bake Shop. Dami natin binili pero pili ko ang pinakagusto ko lang tikman ngayon since busog naman na tayo, okay? Ito ensaymada. Sa itsura pa lang niya, usual na, kailangan ko nakita ang ensaymada ng mga fresh na itlog na maalat na nagmamantika pa. Ano? Ito kasi mamon, ito yung parang cinnamon bread nila, ayan. Nakakain ko na yan sa ibang mga bake shops eh. Pero this time, ito, since ito yung pinaka-special, so try natin, ano? Naglalaway ako. Kaya kukurot. Tapos lagyan natin ng itlog na maalat. Lambot, tapos malinamnam yung tinapay. Yung machis naman.
kasapot, andito naman tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na gawaan ng tinapay dito sa San Pedro, Laguna. Isa rin ito sa mga matataas nating ranking pagdating sa pinakasikat at pinaka-iconic na pagkain sa San Pedro, Laguna. Tara, sabay-sabay natin tikman ang special nilang mamon dito sa Universal Bakery sa may San Pedro Highway, San Pedro, Laguna. Tara! Ang Universal Bakery ay itinatag 60 years ago ng may-aring nagngangalang Adolfo del Rosario. Ang unang branch nila ay tinayo sa town proper ng San Pedro, Laguna at nagkaroon ng mga branches na nandito rin sa iba't ibang lugar sa San Pedro, Laguna. Kilala ang Universal Bakery sa kanilang trademark na Special Mamon at Ensaymada na talaga namang pumatok sa lahat ng mga edad, mapabata hanggang matanda na patuloy binabalik-balikan. So tara, samahan ninyo akong kainin at subukan ang pinakasikat na pagkain at tinapay ng Universal Bakery, ang Special Mamon. So, eto naman ngayon ang pinaka-star ng Universal Bakery, ang kanilang Special Mamon. So, naalala ko pa nung bata pa ako, ito yung lagi namin binibili pagkatapos ng school at bago pumasok, ito yung lagi kong baon. So, ngayon, ito yung sikat na mamon. Susubukan natin ngayon. Meron itong dalawang flavor, vanilla and mocha. Pero hindi nyo mabibili at the same time. Magkasunod na araw, alternate ang schedule ng release ng mamon nila na yun. Halimbawa, Monday, vanilla, bukas, mocha, and so on. Ganun ang nangyayaring release ng mamon dito. So, subukan natin itong pinakasikat na vanilla mamon. Grabe. Walang halong eme. Sobrang sikat po ng mamon na ito, nakakarating na iba't ibang bansa. Ganun sa kasarap. Di naman sa pag-iibang ano, pero San Pedro lang may pinaka masarap na mamon sa buong Pilipinas. I swear. Marami na pong nagpatunay nito na nakakain ng iba't ibang klaseng mamon sa buong Pilipinas. Ilalaban ko to ng pustahan ang mamon ng San Pedro. So, tara, kain tayo. Big, kain naman sa'yo. So, what's up mga kasapot? Andito naman tayo ngayon sa Masha, ang sikat na pansit na may ketchup dito sa San Pedro, Laguna. I'm sure naku-curious kayong lahat sa pansit na ito. Tara, sabay-sabay nating tikman. Tara! Ang Masha ay tinayo noong 1950s at ito ay inumpisahan ng may-ari na nagngangalang Dalmasha Gilbuena Dolieton at minana ng kanilang mga sumunod na henerasyon. Kaya hanggang ngayon ay patuloy pa ring bibigay ng masarap na merienda, tanghalian at almusal ang Mashang sa mga taga San Pedro, Laguna. Yun ang iconic. So up close guys, ano? Tayo lang ang kauna-una ang nakakita kung paano pinedrogar ang pansit Mashang. So tara, try natin. Put your nose. Shoutout naman kay ate. Ito na ang ating pansit Mashang, na pansit na may ketchup. Dito lang yan sa San Pedro, Laguna. So kung napanood ninyo yung time na naimbitahan tayo sa Impulaga, ito yung pinakilala kong trademark ng San Pedro, Laguna. So may kita niyo, ipa-flash ni Owen yan ngayon. Ako nga pala si Richard Leacock na nanggaling sa lugar na sikat ang pansit na may ketchup, San Pedro, Laguna. Guys, ito na ang pinaka-inaantay natin ngayong araw na ito. Ang star of the day, ang pansit na may ketchup. Ito kasi ang nag-rank 1 sa pinakasikat na pagkain dito sa San Pedro, Laguna. So I'm sure na curious kayo, di ba? Pansit, tapos may ketchup. Malalaman natin kung anong lasa niya. So tingnan natin, ha? Anong special dito? Ooh! Creamy agad yung ano, yung kanyang itlog. Unang bite, ano kaya ang experience? Tapos may laman. Nakakalasa ako ng beefsteak dun sa meat niya. Tapos typical na bihon, pansit bihon, na medyo masabaw-sabaw ng konti. Well, dahil ganito lang kasimple. Kung ano yung experience ninyo sa pansit na lalagyan nyo ng ketchup sa mga bahay ninyo,
ganun na ganun din ito. Just that, 1950s pa kasi ito ginagawa sa San Pedro, Laguna. Kaya naman talagang binabalik-balikan. Sa halagang 20 pesos, makakain ka na ng pancit na siguradong magubusog ka. Ngayon, kung gusto mo naman na medyo konting merong dagdag dun sa order mo, meron silang with proven na ang presyo naman nun ay 25 pesos. Ngayon, kung gusto mo naman with egg lang at walang proven, ito ay 30 pesos para naman dun sa special nila na order na gaya ng in-order natin ngayon, proven with egg, that is for 35 pesos only. So, di ba? Sobrang abot kaya. Kaya talaga naman binabalik-balikan. So, eto, lalagyan natin ng trademark nilang Masyang Ketchup. Wow! Ganyan daw yung kung kainin eh. Nilalagyan ng madami. So maraming salamat mga kasapot sa inyong panonood, ano? Huwag niyong kalimutan mag-like and follow sa aking mga social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, Kumu, YouTube, Laika, yan. At saka, also maraming salamat sa Bristol Motorcycles at sa Para Clothing. Okay, thank you so much. Sa mga tayo.